Hey guys! Kamusta kayong lahat? Ang video ngayon ay tungkol sa kung paano magsalita sa harap ng camera. Okay? Paano nga ba magsalita sa harap ng camera? Itong video na to ay inspired by a video na napanood ko sa YouTube. Kasi kung napansin nyo naman sigurado, kasi nag-struggle talaga ako sa harap ng camera pag nagsasalita. Parang hindi ako sanay kasi hindi naman ako professional na taga-salita talaga. I mean, hindi talaga ako speaker. Kumbaga, actually mahihiyain nga ako eh. Kaso sa hilig ko sa pag gawa ng video at feeling ko meron akong kayang i-share at ibahagi din dito sa YouTube. So kaya ako nagka-come up sa ganito mga video. Marami akong mga ideas na lumalabas sa isip ko at gusto ko na isabuhay siya or kahit paano may matulungan ako or maibahagi ko yung knowledge ba na nalalaman ko din or ma-share lang yung sarili ko. Ganun, sa pinakasimpleng dahilan. So kaya ito na talagang nung nagkaroon ako ng camera, talagang pinilit ko na gumawa ng video kahit alam ko na mahihirapan ako, kahit alam ko na wala akong kumpiyansa sa sarili ko, kahit alam ko na I look hindi kumpiyansa dun sa sarili ko sa harap ng camera. Pero eventually na-develop yun. Kahit paano ngayon, eto, may improvement naman, di ba? So, may mga pagbabago naman kahit paano. Gusto ko lang i-share sa inyo, yun yan, kung paano maipag-usap sa camera or magsalita sa harap ng camera. Gusto ko rin ma-inspired yung mga tao na kahit wala kayong, hindi kayong mag-aral or wala kayong knowledge sa umpisa, true practice talaga. So, sa pamamagitan ng pag-practice at paggawa ng hilig mo, kahit ano naman, kahit anong bagay, basta nag-practice ka, ma-develop mo yan, mababago mo yan, at eventually, magiging maganda yung resulta yan. For sure. Unang tip ko, maging komportable ka sa harap ng camera. Yun. Totoo yan, kasi mahalata nila yan na hindi ka komportable. At para maging komportable ka, dapat alam mo yung sinasabi mo. Yun. Kaya dapat ahead of time, siguraduhin mo na alam mo yung sinasabi mo, mag-research ka, mag-aral ka. Tapos, bago ka humarap sa camera. Pero kung medyo tamad ka naman mag-aral or mag-research, or kung gusto mo lang talaga mag-practice, ito, ginagawa ko talaga to. Minsan kasi parang hindi ko alam yung gusto kong topic pero gusto ko mag-practice yung sarili ko lang ba, i-practice ko yung pagsasalita ko sa harap ng camera. Kinukuha ko lang yung camera, salita lang ako ng salita. Yun, para ma-practice ko lang yung sarili ko na may hawak na camera tapos nagsasalita. Na parang, yan, may kausap ako. Ganon. Tapos, yan, para maging komportable ka na. Tapos saka ko na umpisahan yung video ko na gagawin. Ganon. Pangalawa, yung gesture ng hands. Ako talaga, pag nagsasalita ako, parang hindi ko napapansin yung dati na sapaw yung mukha ko na pala ng kamay ko. Parang, kasi nagiging ano nga ako, kumbaga, parang conscious. Tapos, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung kamay ko. Ganyan. So, dapat pala, okay lang na mag-react yung kamay mo. Yan, mamaya. Yung may sabihin ka, ganyan, nag-react siya. Tapos, pero, hindi naman yung too much na parang nasapawan na yung mukha mo, kaka-ganon mo ng kamay. Which is, ginagawa ko dati. Medyo ngayon, sa mga susunod na video ko siguro, mabawasan ko na yung pag-ganon-ganon ng kamay ko ng sobra. Okay lang na gumalaw siya kasi kasama yan. Diba, may gusto kong sabihin talaga na i-insist. Parang, di ba? So, yan, gano'n. So, maganda rin na gamitin yung gesture ng kamay, pero not too much na parang nawawala na yung eye contact dun sa kausap. Pangatlo, eto, guilty talaga ako dito. Sa dahil sa kaba at hindi ako kumpiyansa, tapos sinutuloy ko pa rin yung video, lagi akong high pitch. Parang hindi, yung end ko, yung nang sinasabi ko, dapat laging pababa. Dapat, ganon. Kasi tapos na eh. Tapos na yung sinasabi mo, ganon. Ang nangyayari sa akin, puro pataas. Kaya, ang tip ko sa inyo rin na, kung parang pag naisip mo na, parang hindi ka sigurado, huwag mo na lang ituloy. Or pag nasabi mo na, cut mo na lang sa edit, totally, yung nasabi mo na yun. Basta yun, at saka practice lang talaga. Kasi pag kumpiyansa ka na, natural na yung nangyayari, siguro mawawala na rin yun, yung parang high pitch lagi ang tapos. Parang hindi tapos yung sinasabi mo, ganun. So yun ang isa sa mga problema ko talaga. Kaya, pero sa ngayon, malaki naman yung pinagbago ko na mas komportable na ako sa harapan ng camera. Tapos eto isa pa madalas ko pa rin sinasabi yan kasi yan, katulad nun, siyempre nag-iisip ka,
So maganda kung meron kang notes. Yeah, maganda yan. Tapos mas maganda kung talagang kabisado mo na yung sasabihin mo, yung topic mo, alam mo na. Yeah, mas maganda yan. Pero hindi naman lagi kasing ganun eh. Talagang ganun ka eh. Habang nagsasalita, di ba? So, sa edit, hanggat maaari, cut mo na lang yun. Ako, personally, ganun ang ginagawa ko. Kinakat ko na yun, cut na sa akin yan. Kasi gusto ko ma-save yung time nyo, yung mga nanonood. Gusto ko ma-save yung time na sa panonood ng video ko. Kasi mabuboring kayo pag yung puro ganun. Pero syempre, na-develop ko rin yan katagalan na. Kasi nung una, ganun din talaga ako. Yun. So sa edit na lang. Kaya matagal ako mag-edit. Isa yun sa dahilan kasi kinakat ko talaga yung mga na yan. Yes. Try to maintain eye contact. Eye contact sa camera. Connection sa camera, sa audience. Sabi nila na try mo daw na parang yung may kausap kang kaibigan, ganyan, yung camera, sa pagharap sa camera. Ang sa akin, parang ang iniisip ko talaga, parang kayo, may nanonood sa akin, may kausap talaga ako na tao. More of para akong gumagawa ng report. Ganon, para akong may report. Isa yun sa mga bagay na iniisip ko. Tapos iniisip ko, wala akong pakialam sa ingay, ganyan, sa paligid. Basta, alam ko yung sinasabi ko, nag-research ako, alam ko to, ganon, kumpiyansa ako. So doon, mas nagiging natural yung kalalabasan ng video. Tsaka mas nagiging kumpiyansa ako. At yun, mas engaging. Parang mas may connection ako sa audience ko. Ganun. Pero kung hindi mag-work sa inyo yung parang may kausap kayo na friend nyo, ganyan. Or parang mas kinakabahan kayo sa ganun na para kayo nasa harapan na maraming tao. Pag hindi nag-work sa inyo yun, practice lang. Talagang yun. Mag-practice lang kayo na mag-practice. Sanayin nyo yung sarili na may hawak na camera. Practice mo muna na mag-isa. Pag talagang ayaw mo marinig ng kahit na sino, practice mo muna mag-isa. Tapos, or pag nandyan yung asawa mo, or someone na close sa'yo, anayin mo muna, practice mo muna ng ganun. Tapos yun, unti-unti masasanay ka din. Kasi ako ngayon, ganun ginagawa ko. Nasasanay na ako kahit nandyan na si Cheche, nasasanay na ako magsalita. Kasi dati talagang gusto ko ako lang mag-isa, ganun. Kasi hindi ako kumpiyansa, hindi ako ganun ka-confident. So habang tumatagal, nagkakaroon din naman ng kumpiyansa. Pero ang ano talaga nito, ang all in all, just be yourself lang. Tandaan nyo itong mga tips na to, pero mas maganda pa rin yung maging just be yourself. Try to engage dun sa audience mo, mag-research ka sa topic mo, sa content mo, tapos arali mo maigi para mas ma-deliver mo ng maayos yung gusto mong sabihin. At para mas magkaroon ka ng kumpiyansa. Kasi mas nakakatamad ka panoorin, or ako, nakakatamad panoorin. Kasi pag binabalikan ko yung mga video ko, naiinis ako, naboboring ako, tapos nahihiya ako sa pag pinapanood ko siya, lalo na yung mga lumang video ko na parang talagang kung ako ang manonood nun, tapos pipilitin ako mag-subscribe ng tao na to, hindi ako mag-subscribe. Kasi boring, no? Naboringan ako, tapos parang hindi alam yung sinasabi. Yun, nahihiya ako pero hindi ko pa rin inalis. Nandyan pa rin siya, mapapanood nyo pa rin sa channel ko. Kasi, ano yan, kasama yan sa pag-grow ko eh. Nakakahiyaman pero kasama yan sa pag-grow. So, kung gusto nyo panoorin yung mga video ko dati na yung ang problema lang naman yung pagsasalita, pero yung content may laman naman yun kahit paano, no? Meron naman yung ano, sense, pero the way ko lang i-deliver at yung kumpiyansa ko sarili parang medyo mababa ng mga time na yun. So na-develop ko siya habang tumatagal, habang naggagawa ko ng video. Tsaka gawa lang kayo ng gawa ng video kung ito talaga yung gusto mo, at kung meron ka namang mabuting purpose dun sa video mo at wala ka namang sasabihing masama or ikasasama ng ibang tao, gawin mo lang yan. Yun lang muna sa ngayon. Sana nagustuhan nyo itong video na to. I will see you next time. Teka lang, patayin na natin to.
Asan na ba yung remote na to? Where's the remote, my friend? Ito lang ah. Ito. Ito na yung remote. Papatayin na natin itong...